Hi mga kasari, welcome back to my channel. And for today's video mga kasari, i-share ko naman sa inyo kung paano natin malalaman na nalulugi na ang ating negosyo o yung ating tindahan. So kung gusto mong malaman, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-share ko. So itong mga kasari, ang sharing ko for today is about paano natin malalaman kung nalulugi na yung ating tindahan. So disclaimer lang po, ito po ay sinasabi ko para maging aware tayo kung nalulugi na ba yung tindahan natin at para makapag-isip pa tayo ng paraan kung paano tayo makakaalis dun sa paggalugi ng ating tindahan. So para makaisip tayo ng paraan, alternative ways para masumpungan natin yung paggalugi ng ating tindahan. So hindi ko sinasabi na kapag nalaman nyo na nalulugi ng tindahan, mag-quit na kayo, magsara na kayo. So hindi ganun yun. Hindi ko kayo dinidiscourage. So ito ay para maging aware lang kayo. Para sa umpisa pa lang, hindi pa ganun kalala yung problema is magawa na natin siya ng paraan. So number one dyan, malalaman mong nalulugi ang iyong tindahan. Number one is kung nalulubog ka na sa utang. So ibig ko sabihin dito, ito yung mga hindi mo na makontrol yung mga kautangan mo sa 5-6, sa lending, ayan. So sabi ko nga noon, hindi masamang mangutang dahil sa negosyo mo naman siya gagamitin. Kaya lang nangyayari is yung ang dami na nating utang. So naging kampante tayo na akala natin yung inutang natin, naipasok na natin siya sa tindahan at ang akala natin is pera na natin yun. So hindi natin naiisip na kailangan nating bayaran yung utang. So syempre matutuwa ka, ay ang dami kong stocks, ganyan, puno na naman yung tindahan ko, ganun. So ang puso mo masayang-masaya ka dahil puno yung tindahan mo. Hindi mo alam na meron kang obligasyon, meron kang kailangan bayaran. So nako-compromise. So ang akala mo na pera mo na is meron ka pang mga responsibilities na kailangan mong bayaran. So, ang tendency na gagastos mo, doon ka kukuha ng pambili mo ng ganito, ng pambili mo ng ganyan. So, yung imbes na ipambabayad mo doon sa kautangan mo is nagagastos mo siya, nagagamit mo siya. So, ito ay para sa mga, hindi ko naman sinasabi na lahat is ganito yung ginagawa. So, karamihan lang is ganito yung nangyayari. Ito yung common na nangyayari sa isang tindahan. So, ayun, nagagamit yung pera, ganyan, hanggang sa wala ka nang maipambayad. So, ang gagawin mo, uutang ka na naman ng panibago para ipantapal dun sa kinuha mong una. So ang tendency mga kasari, nalulubog ka na sa utang. Hindi mo na malaman kung saan ka kukuha ng ipambabayad sa mga utang. So isa yan sa dahilan para mapansin mo na, aba, kailangan, wake up call ko na to. Dapat is talagang iwasan ko na yung pangungutang dahil nakokompromise yung tindahan. So kung ano lang yung laman ng tindahan, paikutin mo siya. Ayan, for example, umutang ka, ganyan. So, paikutin mo siya, huwag mo munang gagalawin, huwag ka munang babawas, ganyan, hanggang sa hindi pa siya nagro-rolling. Hintayin mo na mag-rolling siya, siguro mga 5 times na nag-rolling siya. So, dun ka na medyo kumuha ng konti, ganyan. Pero yung sabihin mo na nagpasok ka ng pera ng utang ka, tapos agad-agad is kumuha ka. Abay, ayan, malulubog ka talaga sa utang kapag ganyan. Number 2, maraming kulang sa tindahan. So minsan, talaga namang nagkakataon na maraming kulang dahil hindi ka nakapamili, ganyan. Pero kung ang kulang sa tindahan mo ay napapadalas na hindi mo magawang bumili or mag-stocks, abay ma-alarma ka na. Ibig sabihin, wala ka ng pambili. So marami ng kulang sa tindahan, hindi mo na mapunan yung mga kulang sa tindahan, napapabayaan mo siya, umaabot siya ng 1 linggo, hindi ka nakakapamili, 2 weeks or worse is 1 month pa. So ma-alarma ka na, bakit kaya kulang, ano kayang nangyayari sa benta? Hindi kaya siya umiikot ng maayos, hindi ba ako nakakapagtabi, mga ganun. So ma-alarma ka na kapag marami ng kulang sa iyong tindahan at hindi mo magawang bumili ng mga paninda. At ito yung madalas na pinaka-problema. Siyempre, lubog ka na sa utang, marami ng kulang sa tindahan mo. Itong pangatlong to is tinatamad ka na. So dito na pumapasok, tatamarin ka na kasi wala ka nang maibenta, ganyan. Kapag may pumunta sa yung customer, lagi mo sinasabi, wala, ganun. So tatamarin ka talaga. So hindi ka na tulad nung una na aggressive ka sa mga customer. Dahil nga meron kang panlaban, meron kang weapon na... Ayan, diba? Meron tayong patalastas. So, meron kang weapon na pwede mong ipanglaban sa mga competitors mo. Kasi kompleto ka, kompleto yung tindahan mo, ganyan. Ayun nga, dumating yung lubog ka na sa utang. Marami ng kulang sa tindahan mo. Tatamarin ka na. So, dyan napapasok yung tatamarin ka na. So, kapag ganyan yung feeling mo,
pati yung negosyo mo is naapektuhan. Wala nang papasok na customer dyan kung ikaw ay tinatamad. Kasi papasok na dyan lahat. Yung emotion mo, tatama rin ka. Minsan galit ka. Yung moods mo. Diba? Iba-iba ni mga moods natin. Minsan galit, minsan ano. So, ganun. Iwasan natin yang yung dapat kapag nakaramdam tayo ng katamaran is ma-alarma na tayo na baka may mali sa ating tindahan at sa ating ginagawa. Number 4, mga kasari, wala nang development, hindi na lumalago yung tindahan. Kung ano yung binuksan mo dati, ganun pa rin siya. So mag-isip-isip ka, bakit kaya ganun pa rin? Itong binuksan kong tindahan, maliit noon, nag-start ako ng 5,000, bakit ganun? Parang habang tumatagal is, hindi naman siya nadadagdagan. So mag-isip ka, na ano bang mali? So isa yan sa dahilan kung bakit nalulugoy sa tindahan. Kasi hindi ka nakakapag-isip ng strategy. So nag-i-stick ka lang doon sa kung ano yung sinimulan mo. Hindi mo tinitingnan yung potential ng tindahan mo. Ganun. So pag mga ganun, kailangan mag-isip ka ng strategy para magkaroon ng development, ng pagbabago sa tindahan mo. And ito mga kasarilas, hindi ka na namimili. So ito ay same dun sa tinatamad ka na. So kapag hindi ka na namimili, tinatamad ka na, abay, ayan, palugi na yung tindahan mo malamang. Kasi wala nang laman, so ano pang ititinda mo? And wala ka na rin budget para ipamili. Kasi nga, nagamit mo na, nalubog ka sa utang, maraming pumupunta. At saka isa pa, kapag lubog ka talaga sa utang, minsan nagtatago ka na dun sa naniningil. Nagtataguan mo na yung mga lending, yung mga Bombay, yung mga 5-6 na nanhiningil sa'yo. So ayan, nadadama yung negosyo mo, yung tindahan mo. Imbes na hindi ka magsasara ka saglit dahil ayan, paparating na yung naniningil. So, tinatamad ka na, wala ka ng pambili ng mga paninda. So isa yan sa factor na nalulugi na yung tindahan mo. So kapag ganyan mga kasari, maging ano ka na, ma-alarma ka na. Itong mga sinabi ko, mga factors to na nalulugi yung ating tindahan, ito ay para maging aware lang tayo na, ito pala, kaya pala ganito yung tindahan ko, naku, baka malugi. So, dapat maging bago pa lang is maagapan na natin siya, makagawa na tayo ng paraan, ng strategy, para hindi na siya humantong doon sa pagsasara. Kasi sabi ko nga sa inyo, lagi ko sinasabi na, kapag sumuko na yung store owner, doon pa lang natin masasabi na nalugi, nag-failed yung tindahan. At the same time, yung owner din. So, as long as na kaya mo pang kumapit, ayan. Kaya ako sinasabi to sa inyo para alam nyo na habang maaga pa. Maagapan pa natin na, naku, isa to sa mga factor na sinabi ni Kasarji na baka malugi yung tindahan ko. So, kailangan agapan ko na to. Magkaroon ako ng strategy. Magawan ko na ng paraan. O kaya, bawasan ko na yung pangungutang ko. Kailangan i-rolling ko pa to ng 10 times bago ko bawasan. Kailangan hindi ako babawa sa benta, ganyan, hanggang sa hindi pa siya nagro-rolling ng 10 times. Kapag kulang kasi mga kasari yung paninda natin sa tindahan, unang-una dyan, nawawalan tayo ng customer. Sa sila pupunta, syempre dun sa kumpletong tindahan. So, kapag kulang yung tindahan natin, di ba? Isa yan sa factor na baka magsara yung tindahan natin eventually. Kasi wala nang bibili, wala nang customer. Syempre, isipin nila, ayoko dyan bumili kasi kulang-kulang yung mga paninda dyan. So, dapat talaga, make it sure, as much as possible, kailangan kompleto yung tindahan natin. Hindi ko sinasabing detail by detail. Ang sinasabi ko, kunyari, 5 pirasong ganito, bumili ka ng ganyan, tig-5, tagda-2. Minsan nga kahit isa lang bumibili ako para lang masabi na meron ako. So, ayun. Kailangan talaga is, as much as possible, lahat ng hinahanap ng customer is nasa tindahan mo para may one-stop shop ka. And isa yan sa susi ng tagumpay ng iyong tindahan. Yung sinasabi ko na walang development sa tindahan, isa yan sa pagkalugi. So kapag gumawa ka ng strategy na ganun nga, kompleto yung tindahan mo. So isa yan sa magiging susi para magkaroon ng pagbabago sa iyong tindahan. Ang hirap kayang malugi mga kasari. Although hindi ko pa naman siya na-try dahil hindi pa naman kami sumusuko. Pero munti ka na kaming mapunta sa point na ganun. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, kapag sumuko yung store owner, wala na, tapos na, finish na. So, nalulungkot lang ako sa mga kasari natin na nagsasara, ganyan, dahil wala nang maibenta, ganun. Ang hirap kasi talagang malugi. Sa negosyo kasi hindi mo masasabi kung magiging successful ka or malulugi ka. Ano yan eh? Sugal yan mga kasari. Ito ang tunay na sugal ng buhay na hindi mo masasabi kung ano yung kahihinatnan mo. So, kailangan mo talagang itry para malaman mo kung ano yung sagot. And, syempre, kapag nandyan ka na sa sitwasyon na nagdinegosyo ka na, may tindahan ka na, syempre, gawin mo yung best mo. Ikaw ang gagawa ng kapalaran mo, mga kasari. Kung masipag ka, ginagawa mo yung best mo,
magbubunga at magbubunga yan. Siyempre, samahan mo na rin ang dasal sa Panginoon dahil dyan tayo kumukuha ng lakas. And para i-bless yung ating negosyo. So, ganun. So, nakakalungkot kapag ikaw talaga ay isa sa mga nalugi. Ang hirap bumangon. Although, syempre, kapag naranasan nating nalugi, may mga ano tayo dyan, may mga natututunan tayo dyan na pwede natin i-apply sa susunod natin gagawin. Pero sabi ko nga sa inyo, as much as possible, huwag kayong sumuko. Gumawa kayo ng paraan, strategy. Hindi tayo nauubusan ng paraan. Basta maghanap lang tayo ng strategy, makakahanap din tayo ng best strategy para sa ating negosyo. So, ayun nga mga kasari, masyadong maingay mga aso, mga daan-daan ng pusa. Ayan, pasensya na kayo. Kasi ano ngayon eh, madaling araw. So, ganitong oras lang po ako nakakapag-vlog talaga. Ngayon ay 3 a.m. ng umaga. Kaya ayan, mga alulong ng mga aso, maingay, mga pusa, kaya ninyo maririnig niyo. So, ayun nga mga kasari, ang sharing ko for today, sana nakatulong sa inyo. Ayan, kapag naranasan nyo na isa sa sinabi ko sa inyo, ayan, maging ano na kayo, maalarma na kayo. So, tingnan nyo, ano mo nagiging problema ng sari-sari store ko, ng negosyo ko, bakit kaya ganito, ganyan. Tanungin nyo rin yung sarili ninyo para maagapan nyo na lang maaga at para hindi na siya mauwi sa pagkalugi. So, yun nga mga kasari, sana nakatulong sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like updated sa mga videos na isa-share ko.